actual review. Yan. Kasi syempre kailangan ko muna siyang i-road test, kailangan muna ng mga patunayan. Yan. So nung nabuo po ang DA17, sabi ko wag mo nang i-road test ng mga top speed at di naman kailangan. Kailangan lang yan ay makatago sa endurance. So pumayag naman si Sir Harry Brad Kitte na kagatin yung ating challenge na from Davao to Manila. Yan. So 3 days po. Ginugol na pagbabiyahe dyan. 3 days. Sama yung Roro. Davao to Manila, US Lube, yes. Ayan, naka-US Lube. Kaya tinan nyo naman, walang kapalag-palag. Mandarin ha, mga paps. Diba? Magkano binigit dito? Ito po ay umabot ng 400,000 pesos. Ayan. So, ganyan setup lang ha. Wala po akong ekstrang pinalagay. Ayan. Kasi po sa iba, pa-upholstery, additional yan. Ayan, pa-upholstery. Ito po ay ganyan na lang yan. At pati yung fuel consumption, sasabihin ko na rin po sa inyo kung magkano yung naggastos sa fuel from Davao to Manila. Magkano naubos niyan, master? Yan. Fuel consumption nito, mga paps, ako hindi ako makapaniwala nung tinanong ko kay Sir Harry Brad Pitti kasi siya yung builder ko, siya na rin nag-deliver dito sa Manila, NCR. Alam niyo po ba, sir, ang fuel consumption nito ay 6,000 pesos lang. Wow. Average per liter nito, sir, ay pag city-city drive ka, 14 to 16 kilometer per liter. Kapag long drive ka, umabot siya ng 17 to 21 kilometer per liter. Kagaya na ito, sir. Asamba ako. Cavite, di ba? Main namin ang Cavite. Ayan, tinan mo. Kagabi pa ako nag-full tank. Full tank pa rin. Uwi pa ako ng Antipolo mamaya. Copy? So, napakatipid. At saka yung pickup nito ay napakatulin. Ito po ay 4-wheel drive. Yan. Kaya walang problema to sa Baguio-Baguio. Akala ko nga dati, 4x4 or 4-wheel drive, mahirapan siya sa arangkada. Pero ito, baliwala. Okay. Bilang kaya estimated sa agad ang top speed? 140 po ang top speed ng DA17, mga pap. Ang pinaka-smooth na takbo niyan po ay 80-100. Smooth, walang iyak ang makina. Nung dineliver po ito, ang waste na tinuro sa kanila ay Tanawan, Batangas, akyat ng Talisay, labas mo, Taal. Umakyat na po ng Talisay yan. Copy? So, 1,500 kilometer lang ang tinakbo. So far, so good. Wala naman siyang ininda. So, i-reveal ko na rin sa inyo kung ano yung mga add-ons na ginawa namin dito. Yan, kung paano namin ito binuo, copy, sa pamamagitan ni Sir Harry Brad Pitte, ang builder ng aking DA17W na taga Davao. Yan. Isa ito sa mga specialty ng Davao, yung pagbuo ng mga DA, yan, pati Cebu. So ito po ay converted sa convert sa Davao from right-hand drive to left-hand. Yan. So ito ay siyempre, baki-baki na sulod. Align kayo ng mga coupling, heavy duty ganyan bracket, solid bakal, solid pagka-welding, basta po dire, isulid yun ang mayo kay delikado magod nga, simba ko lang mo kalit lang ibot, makakos ng disgrasya no, kung trabaho lang tani, isulid na lang yung mayo. Tapos kung nga lang, komportable ang pag-setting sa manubela nga, ma-enjoy ka kung mag-drive. Thanks and good morning. At bukod doon, ito po ay kinonvert din sa aluminum. Yan ang full aluminum radiator. Yung sistema sa DA64W. So ginawa po namin ang conversion yung ginawa po ni Sir Harry Brad Pitte na nai-convert. Pero using the same principle ng high pressure coolant reserve. Yan. So matalinhaga po yan. Yan, diba? Kasi ang sakit po ng mga DA17 na galing ng Japan, yung radiator. Kasi po, dumarating po dito yan, overdue na. 5 years old na, 6 years old, 7 years old. Pagdating po dito, napuputol po or nababasag ang kanilang radiator, lalo na pagdating dito. Copy? So yan po yung isa sa pinakamalupit na conversion niya. So ever since na dumating, tapos pinlashing ko na.
At ni-restore ko na rin yung engine para sigurado. Ayan, para sure ball kasi second hand to sa Japan. So, double check lang naman. Yung mga pinalitan ni Sir Harry Bradfield, hindi ko na rin yung pinalitan. Kung ano lang yung mga kailangan. Ayan. Yan ang gusto kong gawa. Diba? Hindi ka mamumroblema. Kasi yung iba, pag diniliver sa'yo, pag angat mo ng hood, ang daming luha ng mga masilya. Doon ako nabubwisit. Ito, wala talagang nilinis lahat. Tsaka gusto ko lahat ng mga wiring nakatak, naka-insulated. Yan. Walang wiring. Kaya nga, ayoko nang galawin. Ayoko na siyang kalikutin. Gusto ko maganda, stock pa rin siya. Tsaka sariwa, pati yung mga salamin, mga headlight, walang kagas-gas-gas-gas. Happy. Ito po ay 3-layered na stock. Naka-HID na rin. Tapos halogen sa high beam. Lahat ng request, yung request ko nasunod. Ito nga pala, binuo lamang sa loob ng 3 buwan. Diba? Wow. From knockdown to conversion to painting. Natagalan lang kami sa painting kasi pangit ang panahon that time sa Davao. Halos 1 buwan. Ulan ang ulan. Yan. Nahirapan si Boss Egong. Si Sir Boss Egong, siya po yung tumira ng pintura na ito, malupit. Copy? Para siyang two-tone. So, brown siya pag umaga, pag sa gabi, dark chocolate black. Yan, ang ganda. Ang original pong kulay nito ay sky blue. So, ginawa ko na lang siyang dark brown para sumabay doon sa interior. Pero maganda naman ang kinalabasan so far. So good. Up to date, ha? 23, nung nagpunta kami ng Japan, ay nagpo-produce pa rin po sila ng mga brand new nito. Maganda rito yung kanyang RBS, yung radar braking support. Isa yan sa mga special features, binuhay po nila yan. Copy. Kaya napaganda, walang check engine. Yan. Ito po, gana po yan. Yan. Pag pinindot mo yan, gana po yan. Okay, copy. Yan. Sa mga DA17W, yung aming para handbrake, yan, foot brake andito. So, para po maluwag yung aking legroom, ang ginawa ko po ay pinaconvert ko po yan into handbrake. At saka pinagana halos lahat. Ang nawala lang po talaga dito, airbag. Yan. Pero kompleto po lahat yan. Kung ano yung meron ngayong mga bago, nandyan na po ngayon lahat yan. Copy? Umaandar yan mga pubs. Yan, ito, hindi mo lang gumaganyan-ganyan. Walang vibration, napaka-perfect ng pagkakagawa dito. Tapos ito, meron din siyang signal light dyan, gumagana rin lahat dyan. Nakakatuwa. Yan, in-adjust niya na rin yan. Para makuha mo yung full view. Yan, ito, dinagdag na lang ito ni Sir Harry Bradfield. Siya ang gumawa niyan, pero tira niyo sir, napaka-precise. Diba? Lahat ng mga ginawa niya, super precise. Yun ang gusto ko sa pagbuo ni Sir Harry Bradfield Tape. Talagang inari niya parang kanya. Lahat, pati yung mga ganito, hindi yan tinanggal yung mga label na Japan. Ayan. Malinis ang pagkakagawa. Yun ang pinakamaganda rito. Tapos, ilagay niya pa ako ng honeycomb. Wow! Ayan. Anong shop na nila, boss? Kaya sir, i-PM mo lang po. O kaya search niyo Harry Bradfield Tape. Yan. Shoutout ka pala sa Team DA Davao. Ito yung pride ng Davao. Yan. So, ang mga pinagtulong-tulungan po pag-isipan ito ng mga builder sa Davao. Sila PJ Car Sale, sila Sir Anton Campos, si Sir Trevor, Harry Bradfield, Boss Egong sa paint, talagang pinagtulong-tulungan po nila ito na mabuo ng maayos. Sila-sila naman din po nagbubuo niya.